Magandang araw sa ating mga viewers at subscribers, lalo na sa ating mga senior citizen. This is Tita Eda. Heto na po ang part 2 tungkol sa paayuda ng gobyerno. Ano ba ang totoo? Lahat ba kasali o gawa-gawa lang? Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness para hindi po kayo ma-fake news. At reminder po ulit, sabi ko nga po sa part 1 ng video, galing po ito sa legit resources at hindi gawa-gawa ni Tita Eda. Panoorin at tapusin mo ang buong video para sa dagdag kaalaman. Ito pa po ang isang claim. Nagbibigay ang unit team ng 10,000 pesos na ayuda sa mga bumoto sa kanilang mga kandidato. Isang Facebook page na unit team supporters, 10K ayuda ang nag-post ng call out noong May 13 na nagsasabing ang mga taga-suporta na bumoto para sa unit team tandem nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ay dapat magparehistro online para makakuha ng 10,000 pesos na tulong pinansyal bawat isa. Ito ay isang peking anunsyo. Ang page kung saan ito na i-post at ang link na nire-redirect nito ay ganap na walang kaugnayan kay Marcos at Duterte. Wala ring opisyal na balita tungkol sa 10,000 na tulong pinansyal mula sa kampo ng unit team. So yun na nga po, ibig sabihin hindi rin po ito totoo. At huwag po umasa sa mga sabi-sabi or sa fake news po. Ito pa po ang isang claim naman. Sinabi na binibigyan ni former President Duterte ng 10,000 pesos ayuda ang bawat pamilya bago matapos ang kanyang termino. Isang Facebook page na BBM 31 million ayuda mo ang nag-post na isang graphic noong June 12. Na nagsasabi na si dating Pangulong Duterte ay mamamahagi ng 10,000 pesos na tulong pinansyal bago siya umalis sa kanyang opisina. Ito ay isang peking anunsyo. Ang pahinang ito ay nakalista bilang isang personal na blog na nilikha lamang noong May 30 at ganap na walang kaugnayan sa opisyal na pahina ni President Duterte o sa Palasyo ng Malacanang. Wala ring mga ulat, dokumento, video o audio recording upang patunayan ang claim na ito. So yun na nga po, sadly, hindi rin po ito totoo at isa rin din po itong fake news. Ito pa po ang isang claim. Nagbibigay ang DSWD ng 20,000 cashaid kapag nagsimula ang termino ni Tulfo. Isang video na kumakalat sa Facebook ang nagsasabing mamimigay ang DSWD ng cashaid na nakakahalaga ng 20,000 pesos sa bawat pamilya kapag nagsimula na sa kanyang termino ang bagong hinirang na Secretary Erwin Tulfo. Ayon sa pahayag na ito, ito ang unang programang ipapatupad ni Tulfo. Ito ay hindi totoo. Walang mga ulat, dokumento o anunsyo mula sa DSWD o Tulfo upang suportahan ang claim na ito. So sadly, hindi rin po ito totoo dahil wala pong official announcement galing sa side ni Senator Rafi Tulfo. At ito naman po yung last na claim. Ang mga taga-suporta ni Marcos Jr. or BBM ay nagbibigay ng 35,000 pesos na ayuda kada pamilya. Ang Facebook page na BBM Bongbong Marcos Nationwide ay nag-post noong January 16 tungkol sa online registration para makakuha ng 35,000 financial aid mula sa mga taga-suporta ng nooy presidential candidate na si Marcos. Ito ay hindi totoo. Kaparehong hindi kaakibat ni Marcos ang Facebook page at ang website na itinampok sa Peking Post. So yun nga po, sadly, hindi rin po talaga totoo itong paayuda na ito ni President Bongbong Marcos. So fake news rin po ito. If sa tingin mo
natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!